ako kasi ako shy ako. Si Daniel Padilla, no? Everyone knows he's very aloof. Hindi siya masyadong nagsasalita. In fact, if you have a mom like Carla Estrada, you would think pag ikaw si Daniel Padilla, magtatago ka lang sa likod ng skirt niya, di ba? Hindi ka magsha-shine. Why will you shine? Eh, ang lakas ng dating ng nanay mo. Usually, ganun yun, di ba? But in Daniel Padilla's case, it was the opposite effect. And because he was very shy, parang ito yung advantage, no? Nandun yung appeal na hindi siya masyadong nagsasalita, hindi siya masyadong nagre-reveal ng kanyang mga feelings, at makikita mo na mas lalo pa siyang nagugustuhan dahil misteryoso, di ba? Actually, si Tony Gonzaga rin daw, nung umpisa, medyo shy rin eh. So parang pinipilit-pilit mo pa, or meron siyang shy pero biglang pag nandun na, ang galing. Parang ganon, parang not overconfident. Siguro shy na, more of the word would probably be more humility, siguro. Hindi yung sobrang mong yabang na kaya ko gawin lahat ito, but you're humble, and everyone can see that eh. People can see through, your audience will see through kung mayabang ka. Kasi mga mayayabang di sumisikat like these ones eh. Ito kasi sila, makita mo, very down to earth. Ako na bangs, pa. They're very down to earth itong mga artista na to. And they're, at some point, no, while they're on stage, being who they are, di ba, with the glitz and glamour, when you actually see them and talk to them, they're just like you and me. So parang meron silang ganun. They're also reachable, yet they're unreachable. But yes, I think because I'm speaking from the heart, from my interviews, that's what I discovered.